Nakaupo ko sa balkonahe ng maliit naming bahay nang matanong ko ang isang misteryosong lalaki. May kalayuan siya sa akin pero alam ko na ako ang tinitingnan nito. Pero nung makalingat lang ako saglit, ay bigla naman itong nawala na parang isang bula. Ano ba tinitingnan mo dyan, Gamel? Mukhang may hinahanap ka ah. Ikaw pala, Chong Berting. May tao kasi akong nakita kanina sa bandaroon eh. Nakatingin siya sa akin. Baka kilala niyo po. Ano ka mo, tao? Namukhaan mo ba? Nasaan siya? Sa tono ng boses ni Chong Berting ay parang nag-aalala siya. Agad niyang sinilip ang lugar kung saan banda ko nakita ang lalaking yon. Agad din naman siyang bumalik pagkatapos. Anong nakita niyo, Chong? May mga bakas ng paa akong nakita roon. At hindi yung ordinaryong mga bakas ng paa, Gamel. Po? May dapat kang malaman, Gamel. Siguro ito na ang tamang panahon para malaman mo na rin ang tunay mong pagkatao. Doon ako na curious sa sinabi ni Chong Berting. Simula bata pa lang kasi ako, Kabanong, ay wala na talaga akong nakagis ng mga magulang. Ang magkapatid na sina Tio Berting at Tia Maldrid ang nakagis ng kong mga magulang. Ang sabi nila, kapatid daw nila si tatay. Sila din ang nagpalaki at nagpaaral sa akin. Nagtanong nga ako minsan sa kanila kung sino ba talaga ako, kung nasaan na ang mga magulang ko. Pero di kong bibig sila sa usapin yon. Ano po yun, Chong? Halika rito sa loob, Gamel. Sumunod naman ako kaagad at saka pumuesto ng upo. Umupo rin si Chong sa harapan ko. Ang totoo, hindi ka namin pamangkin. Hindi namin kapatid ng Chang Maldrid mo ang iyong ama. Hindi ka ordinaryong bata lang, Gamel. Po? Anong ibig niyong sabihin, Tio Berting? Buntis ang nanay mo sa'yo noong nang itakas ka ng tatay mo. Isang dalubhasang albularyo ang tatay mo na kinatatakutan ng mga aswang noon. Hindi lang basta-basta albularyo dahil isa siyang maalamat. Nasa kanya ang pinakamalakas na mutya, ang mutya ng kidlat. Kaso, habang tinatakas niya ang nanay mo, hinabol sila ng mga aswang. Napatay nila ang tatay mo pero hindi naging madali sa mga aswang yon. Bago nila tuluyang napatay si Ka Anton, ay ilan ding kalahi nila ang nasawi. Kung hindi nga lang dahil sa inyo ng nanay mo eh, baka hanggang ngayon ay boy pa si Ka Anton. Napatay lang siya ng mga aswang dahil sa pagprotekta sa inyong mag-ina. Anong nangyari po kay Nanay Chong? Napatay po ba siya ng mga aswang? Hindi. Dahil dumating kami ng Chang Maldrid mo, kasama namin noon ang iba pang mga kasamahan namin. Kinuha namin ang nanay mo't iniligtas. Hindi na rin naman kami hinabol pa ng mga aswang dahil sa kaunti na lang din sila at sa pinsalang natamo nila mula sa pakikipaglaban ng tatay mo. Tapos po, saan niyo siya dinala? Sa malayo kung saan hindi kayang pasukin ng mga aswang. Ang Isla Verde kung tawagin namin. Halos lahat ng nakatira doon ay mga albularyo. Ano po pala yung pakay nila sa mga magulang ko? Bakit gano'n na lang ang kagustuhan nilang mapatay ang mga magulang ko? Gaya nga ng sinabi ko, Gamel, isang malakas at magaling na albularyo ang tatay mo. Sa madaling salita, isang tinik ito sa mga lalamunan nila. Lalo na noong nalaman pa nilang nagdadalang tao ang nanay mo. Natatakot sila noon na baka sumilang pa ng isa pang kaanto ng nanay mo. Isa pa nga lang eh, hirap na silang kalabanin ng tatay mo. Paano pa kaya kung dalawa na? Kaya sinikap nilang atakihin ang mga magulang mo na hindi handa na mga oras na yon. Gusto rin nilang patayin ang sanggol na sa sinapupunang ng nanay mo at ikaw ngayon. Pero hindi sila nagtagumpay dahil hindi nila akalain na ganun kalakas ang tatay mo. Pagkatapos po nun,
Ano nangyari sa nanay ko? Nasaan na siya ngayon? O, kumusta siya? Nabatay rin siya pagkatapos kanyang isilang. Umalis na rin kami sa isla na yon. Dinala ka namin. Kaya napadpad tayo sa bukid na ito kung saan tayo nakatira ngayon. Po, namatay rin si nanay? Hindi ko nga namalayan noon kabanong na tumutulo na pala ang mga luha ko. Sobrang lungkot po nang malaman ko. Tumayo si Tio Berting at saka pumasok sa kwarto. Nang lumabas ito, ibinigay niya sa akin ang kulay pulang bandana. Ito ang tanging alaalang na iwan nila. Pagmamayari ito ng Tatay Anton mo. Hindi ito ordinaryong bandana, Gamel. Isang bandanang may basbas ito at may kalakip na mutsa ng kidlat. Bago bawian ang buhay ang tatay mo eh, ibinigay ito sa iyong ina. Ang sabi naman ng nanay mo ay ibigay ko raw ito sa iyo upang maprotektahan ka sa anumang panganib dulot ng mga aswang. Pero hindi ko po alam paano gamitin yan eh. At isa pa, ayoko pong maging kagaya ng tatay ko. Gusto ko pong mamuhay ng normal. Gamel, wala nang sino mang pwedeng magmana nito. Yung lalaking nakita mo kanina sa labas ay isang aswang. Nag-uumpisa na silang hanapin ka at paslangin. Kaya kahit anong iwas mo ay susundan at susundan ka pa rin ng panganib. Dahil yun na ang kapalaran mo. Pero Chong, ano naman laban ko sa mga aswang na yan? Saka iba po ang tatay ko. Hindi nga ako marunong magsaing eh. Hugas plato lang po ang alam ko eh. Gamel, makinig ka. Paano ka ba natutong mag-ugas ng plato? At bakit hindi ka natutong magsaing? Eh kaya lang naman ako natutong mag-ugas kasi gusto kong tulungan si Chang Maldrid. At saka hindi ako natutong magsaing kasi hindi ko po sinubukan. Tumpak! Ganon din ang pagiging albularyo, Gamel. Hindi ka matututo kung hindi mo susubukan at hindi mo gugustuhin. Tsung naman eh, iba naman kasi yung paghuhugas at pagsasaing. At tandaan mo, Gamel, ang dugong nananalaytay sa mga ugat mo ay dugo ng isang maalamat na albularyo. Hindi mo yon maitatanggi. Wala na akong nagawa pa noon, Kabanong, kundi ang kumunot noo at tanggapin ang bandanang yon. Pero may isang bagay lang po akong tanong sa iyo, Tio Berting. Isang albularyo po rin ba kayo? Oo, Gamel. Isa kong albularyong nakipagdigma noon laban sa mga aswang para sa katahimikan. Isa ko sa nanguna sa ating angkan upang pabagsakin ang lahing aswang. Pero hindi kami nagtagumpay. Natalo po kayo? Marami bang namatay sa inyo, Chong? Marami-rami rin ang nasawi sa amin. At ganun din sa mga aswang. Hindi namin kinaya ang kanilang bilang kaya napatumba nila ang aming puwersa. Kaya nga, ganun na lang ang pasasalamat namin noong dumating ang tatay mo, Gamel. Ibang angkan ang pinanggalingan niya at nag-iisang albularyo na lang siyang natitira sa kanilang panig. Wow! Ganun pala kalakas ang tatay ko noon. Napapabili bang ibang lahi ng mga albularyo? Nakakatuwa naman po. Gamel, Berting, halina't mananghalian na tayo. Napatigil na lamang kami ni Chong sa pag-uusap nang tawagin kami ni Chang Maldrid sa kusina. Kaya nagmadali naman kaming pumunta roon at pumesto sa hapag. Wow! Pinakbet! Ang paborito kong ulam! Salamat talaga, Chang, ha? Asos, ikaw talagang bata ka. Alam ko kasing marami ang kain mo kung ito ang ulam natin. Kaya namitas ako ng mga gulay sa gulayan natin kanina. Naku, salamat talaga, Chang. The best ka talaga. Ay, sige, oo na. At kumain ka na. Magugas ka ng plato pagkatapos, ha? Si Chang talaga, hindi mo na nga kailangan sabihin yan, eh. Matik na po yan, oh. Eh, pinapaalala ko lang. Baka kasi kung saan-saan ka na naman mamaya pumunta, eh.
Ay, oo nga pala, Gamel. Isa pa yung paglabas mo ng bahay. Bawas-bawasan mo na muna yan. Bala ko nga rin na patigilin ka muna sa pag-aaral. Ano? Patitigilin mo si Gamel sa pag-aaral? Anong pumasok sa kokote mo, Berting, ha? O nga po, Chung. Gusto ko pong makapagtapos eh. Ate Maldred, makinig ka. Nag-uumpisa na silang gumalaw, kaya delikado ang buhay ni Gamel. Hindi tayo pwedeng magsawalang kibulang. Eh, sa punto ng sinabi mo, Berting, mukhang alam na ni Gamel ang lahat tungkol sa kanya. Gamel, tama ang Chung Berting mo. Saksi ako kung gaano sila kapanganib. Opo. Ay, bakit ba kasi nangyari ito sa buhay ko eh? Gusto ko lang namang mamuhay ng normal eh. Hindi para sa iyo ang pag-aaral sa ngayon, Gamel. Mas mahalaga ang kaligtasan mo. Matatanda na kami ng tiyo mo at hindi ka namin kayang ipagtanggol sa mga aswang. Mag-aalala lang kami palagi. Kaya mas mainam kung dumito ka na lang sa bahay. May mga gabi ka ba nung na may mga nararamdaman kami sa labas ng bahay? Mga tunog na hindi maipaliwanag. Mga kaluskos sa paligid at mga yapak na umiikot sa labas. Nakita ko noon si Chong na sumisilip sa maliit na siwang ng bintana. Pati noon si Chang Maldred ay gising din. Bitbit ni Chong ang sariling itak. Hindi yun basta itak lang. May orasyon itong pangontra sa mga aswang. Ate, kumukulo ang langis sa maliit na garapon. Tama nga ang kutob ko na sasalakay sila ngayong gabi. Talasan mo ang pakiramdam mo, Berting. Alam kong nasa paligid lang kayo. Kung ang pakayo ay patayin ang anak ni Ka Anton, nagkakamali kayo. Dahil dadaan muna kayo sa ibabaw ng bangkay ko. Mangyayari yan sa oras na hindi mo ibigay ang aming pakay, Berting. Sige, nang makaalaman tayo, subukan niyong pumasok sa pamamahay ko at malalaman niyo ang hinahanap niyo. Chang, natatakot po ako. Huwag ka matakot, Gamel. Tinuring ka pa namang tagapagmana ng balabal na kidlat. Eh, mukhang marami kasi sila eh, Chong. Kaya ba niyo sila? Kumalma ka nga, Gamel. Sinisira mo yung konsentrasyon namin ng Chong mo eh. Huwag na sana tayong hahantong sa madugong labanan. At kailangan pang dumanak ang dugo sa sariling bakuran ninyo. Kaya ibigay na ninyo ang binatang yan. Gaya ng sinabi ko, kailangan muna ninyo akong patayin. Kung kailangan pang dumanak ang dugo sa lupang ito, ay tatanggapin ko ang aking kamatayan. Pero sinisiguro ko sa inyo na mauubos muna kayo ngayong gabi. Seryoso ka ba dyan, Chang? Tumahimik ka, sabi ka, Bel. Para kang bakla. Gusto mo ipamigay na kita sa kanila? Ay, ayoko po, Chang. Kaya tumahimik ka muna dyan. Huwag mong ilayo sa katawan mo ang bandanang yan. Opo, Chang. Itinali ko ang bandanang yon sa ulo ko, Kabanong. Asin at mga bawang naman ang laman ng dalawang bulsa ko. Dala ang buntot ng pagi ay lumabas si Chong Berting. Kasunod noon ay ang pagkiskis ni Chang Maldred ng itak niya sa dingding. Sige, magpakita kayo sa akin nang matikman niyo ang init ng laplos ng aking dalang buntot ng pagi. Sige, Berting, nasa likuran mo lang ako at umaalalay. Lima lang naman silang lahat, kaya hindi tayo mahihirapan. Kahit hindi pa man nagpapakita ang mga aswang, ay agad na alamin ni Chang ang kanilang bilang. Kahit baba itong si Chang Maldred, masasabi kong maliksi pa rin ito at sobrang tapang. Siguro dahil albularyo siya at sanay sa pakikipagdigma. Itong si Chong Bertong naman ay batak na batak din sa pakikipagdigma sa mga aswang. Nakikita ko sa kanilang tindig na mukhang marami na rin siyang napataob ng mga aswang. Ihanda mo ang sarili mo, ate, dahil sa anumang oras ay susugod sila. Ako nang bahala sa sarili ko, Berting. Ang itak kong ito ang magpapaalala sa kanila na marami na akong napatumbang aswang. Maya-maya pa ay may biglang bumulusok na nilalang galing sa puno. Papunta yun sa kinaroroonan ni na Chong at Chang. Berting, sa kanan mo! Hetong sa'yo!
Tanggapin mo ang lawitik ng buntot ng pagigita! Bumulagta ang aswang nang matamaan nito ng pag-ataking yun ni Chong. Tila parang baboy lang mo itong umiiyak dahil sa natamong sugat at sakit ng katawan. Agad din namang sumugod ang isa pang aswang papunta kay Chang. Aba, ako pa talaga ang napili mong sugurin, ha? Itong siya! Halos maputol ang kamay ng aswang nang matamaan ito ng itak ni Chang Maldrid. Hindi pa rin nagbabago ang galing niyong magkapatid. Mahusay pa rin kayo kahit na may katanda na kayo. Maliksi at hindi pa rin natatakot sa kagaya namin. Malapot ang laway ng aswang na makita kong nahulog ito sa lupa. Matatalim ang mga ngipin at kuko niya na nagpakilabot sa akin ng husto. Meron din siyang nagbabagang mga mata habang nanlilisik na nakatingin sa akin. Huwag kang mag-alala, Bornok. Isusunod na rin kita. Alam mo, nung nagdadalaga ka palang Maldrid, crush na talaga kita eh. Kaso, suplada mo. Hindi bale, hahanap na lang ako ng bagong crush, yung hindi ako igoghost. Sinong matinong babae makakagusto sa iyo, Bornok? Eh hindi ka nga naliligo. Aswang kang tinuruingan pero amoy tikbalang ka. Ouch! Ang sakit po namang magsalita, Maldrid. Sige, sugurin sila mga kasama. Agad namang sumugod ang dalawa pang natitirang aswang. Ang isa ay inatake si Chong. Ang isa naman ay pumunta kay Chang Maldrid. Mabilis namang napatumba nilang dalawa ang natitirang aswang nang walang kahirap-hirap. Aba, ikaw pala ang team leader nila ngayon, Bornok. Tumaas yata ang ranggo mo. Samantalang dati-rati, tagakuha ka lang ng tae sa bitukan ng biktima ninyo. Tanggap ko naman na wala akong pag-asa sa iyo, Maldrid. Pero ang light-lightin mo ang pag-aswang ko, eh hindi na ako papayag. Ang dami mong satsat. Mabuti pa'y tapusin na natin ito, Bornok. Berting, saka ko na lang muna itutuloy ang paliligo ko sa kapatid mo. Sa ngayon eh, kailangan ko na munang umalis upang maligo. Yan eh, kung makakatakas ka pa ngayon, Bornok. Hayaan mo na muna siya, Berting. Hayaan mong sabihan niya ang pinuno nilang hindi tayo papayag na kunin nila ang anak ni Ka Anton. Sige, sa ngayon hahayaan muna kitang makatakas, Bornok. Sabihin mo rin sa pinuno ninyong si Tibong na hindi siya magtatagumpay sa binabalak niya hanggat nabubuhay kami. The best ka talaga, Maldrid. Hayaan mo sa muli nating pagkikita. Sinisiguro ko sa iyo na nakapaligo na ako. Nakita kong kinindatan pa ng aswang si Chang bago ito umalis. Ang iba naman ay nagsitakbuhan na rin habang iniinda ang mga sugat. Tampalasan talaga ang aswang na yun. Diyos, hindi ka ngang mainlove dati dun eh. Kung hindi lang siguro magkaiba ang lahing pinanggalingan ninyo, eh tsak na mag-asawa na kayo ngayon. Heh, tumahimik ka nga, Berting. Tara na at pumasok na tayo sa loob ng bahay. Pangiti-ngiti pa noon si Chong habang papasok ng bahay. Si Chang naman ay halatang naiirita sa pang-aasar sa kanya ni Chong. Grabe, ang galing niyo po. Pero sino yung isang aswang? Mukhang kilala niyo ah. Ah, yun ba? Si Bornok, kaklase ng Changbo nung high school. Tinutokso pa namin sa kanya yun noon eh. Kaso nung malaman ng Changbo na aswang, eh umiwas na siya. Totoo po ba yun, Chang? Totoong totoo yung Gamel. Nung wala pa kaming kaalaman tungkol sa panggagamot, kaaway namin yung grupo ni Bornok sa eskwelahan. Ang yayaman kasi porkit may mga pere. Kami kasi mahirap lang. Ang tatay namin isang albularyo na minsan lang naman kumita. Magsasaka naman ang nanay namin. Saka lang naman umayos-ayos ang buhay namin nung ibenta ni nanay yung mga kalabaw at saka nung pinasok na niya yung paglinegosyo. Talaga po? May love story pala sa pagitan ni Chang at sa aswang na yun, ha? Eh, buntikan na. Kung hindi lang talaga lahi ng mga aswang yung Bornok na yun eh, baka bayaw na ang tawag ko doon. Hay, tumahimik ka na nga, Berting. Hindi papasa sa panlasa ko ang Bornok na yun, no? At isa pa, hindi yan dapat ang pinag-uusapan nyo. Dapat ang pinag-uusapan natin ngayon e tungkol sa paano natin mapoprotektahan itong si Gamel. Sigurado kong sa mga oras na ito eh, alam na ito ng pinuno nila.
At sigurado rin ako na sa susunod nilang pag-atake, mas marami na sila at mas malakas. Kaya dapat ikaw, Berting, ha? Turuan mo itong si Gamel kung paano makipaglaban sa mga aswang. Hindi yung babakla-bakla pag may aswang sa harap niya. Oh, tama ka, ate. Kailangan na nating magmadali. Kailangan nating ipaabot ito sa mga kasamahan natin. Bukas na bukas, aalis na tayo dito. Magtatanghali na nang umalis kami, Kabanong. Dala namin ang kalabaw ni Chong na siyang may hila-hila sa kalesa namin. Ibinilin pa kasi ni Chong ang bahay sa kapitbahay namin. Babalik na lang daw kami, pero hindi naman sinabi ni Chong sa kapitbahay namin kung kailan kami babalik sa bahay. Halos isang araw din ang biyahe namin hanggang sa makarating kami sa isang maliit na komunidad. Sinalubong agad kami ng isang lalaki doon. Tapos sumigaw pa nga siya sa mga taga roon. Ipinaalam niyang dumating na si Tio Berting at Chang Maldrid. Halatang kilala niya sina Chong at Chang. Dinala niya kami sa isang maliit na kubo. May isang matandang lalaking nakaupo roon. Mukhang albularyo rin. Marami kasi siyang suot na burloloy. Ito na ba ang anak ni Ka Anton? Oho, Kamandong. Siya na nga. Magandang araw ho, Kamandong. Magandang araw rin, Maldrid. Mukhang pagod na pagod kayo. Sige, magpahinga muna kayo at mamaya na natin pag-usapan ang pakay ninyo. Sa isang maliit na kubo noon kami tumuloy. Bale, is daw yun sa mga bahay ni Kamandong. Maayos ka ba dyan sa higaan mo, Gamel? Mukhang tuwang-tuwa ka eh. Upo naman, Chang Maldrid. Ang lambot po eh. Tuwang-tuwa nga ako sa naging higaan ko. Ngayon lang kasi ako nakahiga sa ganoong kalambot. Tapos, ang bango pa ng punda at kumot. Hindi kagaya ng punda ko sa bahay na mabaho. Tapos yung higaan ko naman, maraming nakatirang surot. Maya-maya nga noon ay tinawag na kami para magapunan. Lima lang kami noon, si Chang Maldrid, Tio Berting, Kamandong at ako. Yung kanang kamay ni Kamandong na apo rin niya, si Diwa. Mas matanda lang siya sa akin ng 4 na taon. Hindi kayo pupunta rito kung hindi ganoon kahalaga ang pakay mo, Berting. Mukhang seryoso ito at hindi ordinaryong bagay. Sobrang kalmado kung magsalita lang itong si Kamandong. Aakalain mong wala siyang emosyon. Pero nakikita ko sa kanya ang kakaibang aura. Nag-uumpisa na silang gumalaw, Kamandong. Ang katunayan sinugod nila kami sa bahay. Hindi sila titigil kung hindi nila makukuha ang batang ito. Kailangan na nating maganda. Kung ganon, magsisimula na ang ikalawang digmaan sa pagitan ng mga albularyo laban sa mga lahing aswang. Diwa, ihanda ang kagamitan ko at lalakbay tayo papuntang Isla Verde. Opo, Lolo. Kinabukasan nga, Kabanong, ay umalis kami kaagad. Nakarating kami sa isang isla na kung tawagin nila ay Isla Verde. Dito po ba ako pinanganak, Chang? Tama. Dito kayo pinanganak, Gamel. Inilibot ko ang aking paningin sa paligid habang pababa kami ng bangka. Ang ganda ng lugar. Mahangin at sobrang maaliwalas. Malinis din ang tubig pati ang mga buhangin. Kakaunti lang ang mga tao na halos lahat ay albularyo. Chang, dito rin ba sa lugar na to nakalibing si Nanay? Ang sabi ni Chang ay hindi raw. Sinunog daw nila ang bangkay ng nanay ko upang hindi na maamoy pa ng mga aswang. Dahil kaya raw hukayin ng mga aswang ang katawan ng nanay ko para malaman nila kung saan ako naroroon. Hindi nga nagtagal, Kabanong, ay nag-insayo ako sa tulong ng ibang mga albularyo at sa pamumuno ng mga batikang albularyo roon. Ako talaga ang pinagtuunan ng pansin nila kasi naniniwala silang ako lang ang makakatalo sa pinuno ng mga aswang. Dahil ang dugong nananalaytay sa mga ugat ko ay ang ugat ni Ka Anton na tatay ko. Kasama si Diwa ay nagsanay kami araw-araw. Tinulungan nila ako kung paano palabasin ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat na naroroon sa bandana.
Mga ilang araw din kaming nagsanay bago ko maramdaman ang enerhiya ng mutya. Pakiramdam ko ay sobrang gaan ng katawan ko. Halos kung gumalaw nga ako ay sadyang kay bilis. Animoy isang kidlat na gumuguhit sa kalangitan at tumatama sa kalupaan. Natutuwa kong makitang nagagamit mo na ng bahagya ang mutya, Gamel. Ipagpatuloy mo lang ang pagsasanay at naniniwala kong malalagpasan mo pa ang iyong ama. Tama ang iyong sinabi ka, Mandong. Yan din ang nakikita ko kay Gamel. Pero, Gamel, huwag mo nang aabusuhin masyado ang katawan mo, ha? Huwag kang lalagpas sa limitasyon mo. Oo po, Kamandong. Tiyo Berting. Excuse me po. Magmimerienda na po raw, sabi ni Aling Maltrid. Kabanong, sa totoo lang, kinakabahan talaga ako sa pwedeng mangyari. Natatakot akong baka mabigo ko sila at hindi ko maibigay ang ekspektasyon nila sa akin. Baka pagdating ko sa labanan ay mangatog ang mga tuhod ko at hindi makagalaw. Baka nang dahil sa akin ay mas lalo ko silang maipahamak. Baka imbis na makatulong ako ay ako pa ang dahilan para mapunta sila sa panganib. Katatapos lang noon ng hapunan nang mapagdesisyonan kong tumambay sa gilid ng dagat. Gusto kong magpahangin at makapag-isip-isip na rin. Tiningala ko ang mga bituing nagniningning sa kalangitan. Nay, Tay, kung saan man po kayo, tulungan niyo naman po ko. Hindi ko po to kaya ng ako lang eh. Hindi ko noon namalaya na tumutulo na pala ang aking mga luha, Kabanong. Iniisip ko noon na parang ang unfair ng mundo. Nahihirapan ako at napipressure. Samantalang ang ibang kabataan na kagaya ko ay nag-i-enjoy kasama pa ang pamilya at mga kaibigan nila. Kailangan ba talagang ako ang magmana nitong bandana mo, Tay? Hindi naman po ako ipinangalak na magaling kagaya nyo eh. Sa pagsasahi nga lang po, hindi pa ako marunong eh. Minsan sunog. Kaya sana po tulungan nyo ako, Nay, Tay. Gamel, gabing-gabi na. Napapunas ako ng luha ko nung marinig ko ang boses ni Diwa. Lumapit siya sa akin at saka umupo sa tabi ko. Wala, Diwa. Nagpapatunaw lang ako ng kinain. Marami kasi ako nakain eh. Dahil siguro sa nagutom ako sa ensayo natin kanina. Totoo ba? Kahit hindi mo sabihin, ramdam kita, no? Alam mo, Gamel, ganyan na ganyan din ako noon. Alam mo, pareho tayong wala na rin mga magulang. Pinatay rin ng mga asong ng nanay at tatay ko noong nakalaban sila. Hinayaan ko lang siyang magkwento at makinig sa lahat ng sinasabi niya. Ayaw kong tanggapin noon ang gusto ni Lolo na maging katuwang niya. Pero hindi ko yun natakasan. Dahil siguro nakatakda na talaga ang buhay ko sa ganoong bagay. Parang nakasulat na. At kahit anong pigil ko ay mangyayari pa rin. Kaya alam ko ang nararamdaman mo, Gamel. Naiintindihan ko kung hindi pa rin kayang tanggapin ng sistema mo ang kapalaran mo. Pero may isang bagay lang akong iiwan sa'yo. Hindi mo matatakasan ang tadhana. Tumayo na siya noon pagkatapos magkwento, Kabanong. Niyaya niya akong bumalik na sa kubo pero ang sabi ko ay susunod na lang ako. Tumatak sa dibdib ko ang lahat ng sinabi ni Diwa. Umiwan yon ng matinding markang may kahulugan. Tama siya. Dapat ko na sigurong tanggapin ng buo ang aking kapalaran. Kung ito ang buhay na nakatakda sa akin, ay buong puso ko itong tatanggapin. Kinabukasan ay isinama ko ni Diwa sa kabilang isla upang manguha ng mga dahong ginagamit sa panggagamot ng mga albularyo. Kasama namin ang isang kaidaran din namin na si Damian. Isa siya sa mga magaling din na makipaglaban. Sa batang edad niya nga ay may mga aswang na rin siyang napatumba. Hindi lamang sa espiritual, kundi pati sa pisikal na gamit niyang pagpuksa sa mga ito. Humanga ako sa kanya. Naisip ko nga na mas karapat dapat pa siyang tagapagmana ng mutya ng kidlat ni Itay.
Pagkarating nga namin sa lugar, agad naming tinungo ang mga dahong kailangan namin. May mga dala kaming basket upang doon ilagay ang mga nakuha namin. Nasa kasagsagan kami noon ng pangunguha nang biglang napatigil si Damian. Bakit Damian? Ang sabi ni Damian ay may nararamdaman daw siya sa paligid. Hindi niya masabi kung mabangis lamang ito ng mga hayop o mga aswang. Gamel, maganda ka. Ngayon mo na masusukat ang pinag-insayuhan mo. Mag-iingat din kayong dalawa, ha? Tatlo lang tayo, wala tayong ibang kasama. Walang tutulong sa atin kundi tayo lang. Sa palagay ko, hindi mga hayop lang, Damian. Iba ang aurang nararamdaman ko. Katulad dito sa mga aswang. Seryoso? Aswang? Tirik ang araw? Tapos sasabihin mong may aswang? Hindi lang sa gabi sila lumalabas, Camille. Ang mga aswang ay may kakayahan ding magpaaraw. Ang dagdag pa noon ni Damian sa sinabi ni Diwa. Katunayan nga raw, ang mga aswang ay mas malakas pagtanghaling tapat. Kaso nga lang hindi sila masyadong naglalalabas sa tanghali dahil mabilis silang makikita ng kanilang biktima. Ito raw ang madalas na kaso sa mga ibang probinsya na medyo may kalayuan sa syudad. Marami silang nababalitaan na tanghaling tapat sumusugod ang mga aswang doon. Kaya lang naman gabi madalas umatake ang ibang mga aswang ay dahil sa pag-iingat kasi sa bayan ang madalas nilang biktima. Grabe, may night shift at night shift rin pala. Nakakamanga naman. Halatang mga aswang killer nga kayo. Inulit pa ni Diwa ang pagsasabi sa akin na mag-iingat ako at gusto niya rin makita ang kakayahan ko gamit ang mutya. Inihanda ko ang sarili ko, Kabanong. Hinigpitan ko rin ang pagkakatali ng bandana sa ulo ko. Pagkatapos ay binunot ko ang punyal na nakasuksok sa aking tagiliran. Pinakiramdaman ko rin ang paligid kagaya ng dalawang kong kasama. Maya-maya nga ay nagsitalunan na ang mga halimaw na nagmumula sa itaas ng mga puno. Marami sila, Kabanong, pero kaya naman naming labanan sa palagay ko. Nagamit ko ang mga pinag-insayuhan namin. Dahil sa tuwing matatamaan ko ng punyal ang mga aswang, ay nagiging abo sila at tinatangay ng hangin. Hindi kasi ordinaryong punyal ang hawak ko. May mga iba't ibang orasyon kasi ito na inilagay pa ng mga albularyo. Masyado silang marami. Mag-ingat kayo. Nung una naman ay yakang-yaka namin sila. Pero habang tumatagal ay napapagod din kami. Kaya medyo humina ang aming pwersa. Nakakapagod pala to. Pero alam kong sample pa lang to. Wala pa tayo sa exciting part. Tumalsik nga ako noon dahil sa isang pag-atake galing sa likuran ko na hindi ko namalayan. Kagad naman akong tinanong ni Diwa kung ayos lang ako. Tumango ko sa kanya. Tumayo din naman ako at saka bumalik sa pakikipaglaban. Si Damian lang yata noon ang hindi napapagod. Pero alam kong may hangganan din ang lakas niya. Kaya bago mangyari yun ay dapat makapag-isip kami ng paraan bago mahuli ang lahat. Ang sabi ni Damian ay huwag daw akong lalayo sa kanya. Dahil lagot daw siya sa mga matatanda kung may mangyari sa akin masama. Huwag ka magalala, Damian. Anak yata ako ni Ka Anton. Kaya kong protekta ng sarili ko. Napatingin ako sa itaas nang sumigaw si Diwa na may kalaban doon. Muli akong tumilapon dahil hindi ko nasangga ang pag-ataking yun. Nagulat kasi akong nasa itaas ko na ito. Loko kang animal ka! Ang daya mo! Dapat wala sa likuran! Wala sa itaas! Magseryoso ka kasi, Gamil. Kami ang malalagot kung may masamang mangyari sa'yo. Oo na, Diwa. Siseryosoin ko na. Gusto kong gamitin ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat, pero paano? Wala kaming kaalam-alam sa mutya. Pero ang sabi ni Diwa, isa puso ko lang daw at magiging isa kami ng mutya ng kidlat. Magagamit ko raw yon kapag naging isa na kami. Ang sabi pa ni Damian, hindi basta-basta lumalabas ang kapangyarihan ng mutya. Matinding emosyon daw ang kailangan nito para gumana. Pero hindi ko naman yun alam gawin. Paano yan? Pagod na kayo! Lumapag si Burnok sa harapan naming tatlo. Nakangisi ito na parabang patungo na sa tagumpay. Ang mga tingin nito ay parabang nagsasabi na panalo na siya. Hoy Burnok! Tumigil ka nga! Ang buong akala mo talaga, makukuha mo ako, no? Muli na naman kaming pinaalalahanan ni Diwa na mag-ingat kay Burnok dahil hindi ito basta-bastang aswang.
mas malakas daw ito kaysa sa iba. Alam ko naman yon kasi nakita ko na siyang makipaglaban kina Chong at Chang. Alam ko, Diwa, siya ang namuno nung lusubin niya kami sa bahay. Kahit saan ka magtago, tagapagmana, maaamoy at maaamoy pa rin kita. Madadala kita kay Pinuno. Tsaka ko natatas na naman ang ranggo ko. Marahan siyang humakbang papunta sa akin. Agad na humarang si Damian at Diwa sa harapan ko. Sa pagkakataong yon, sinigawan na ako ni Diwa. Pinapatakas na niya ako. Sabi pa niya, malaking dagok daw sa mga albularyo kung mamamatay ako. Pero ikinabigla ko ang sinabi niyang isasakripisyo daw niya ang buhay niya para sa kaligtasan ko. Ayaw ko sanang tumakbo ka, Banong. Para kasi sa akin, isang karuwagan ang tumakas. Pero hindi ngayon ang panahon para magtapang-tapangan. Ang kailangan sa sitwasyon na yon ay utak. Sige na, Kamel. Ano pang hinihintay mo? Tumakas ka na. Kailangan mo mabuhay. Sige, mag-iingat kayong dalawa. Tumakbo nga ako, Kabanong. Labag yon sa loob ko na iwan ang dalawang kasamahan ko. Pero kahit tumatakbo na ako, ay sinundan pa rin ako ng iba pang aswang. Pero ang mahalaga ay makalayo ko sa burnok na yon dahil mas malakas siya. Mga animal, sumunod pa talaga kayo para mamatay? Mabilis ko namang napabagsak ang mga aswang na nakabuntot sa akin. Pero napagod din naman ako. Titigil na sana ako sa isang puno nang biglang nakasalubong ko si Chang Maldrid at Tio Berting. Kasama nila ang iba pang mga albularyo. Nasaan ang dalawa? Bakit nag-iisa ka? Nasa panganib po sila. Doon po! Alik kayo, bilis! Mula sa kinaroroonan ko, ay malapit lang naman sina Damian at Diwa. Kaya mabilis namin yung narating. Naabutan namin ang dalawang hingal na hingal at maraming sugat sa katawan. Pero nakikita ko pa naman sa mga mukha nila na hindi ganun kalala ang natamo nilang pinsala. Damian! Diwa! Nilapitan agad nila ang dalawang hinanghina at saka inakay palayo. Agad na binigyan ng paunang luna sa mga natamo nilang sugat. Ang iba naman ay hinarap ang ibang aswang. Sakto lang ang dating ninyo. Naniniwala na talaga ako na mas matindi ang pang-amoy ninyo kesa sa pang-amoy naming mga aswang. Kita mo, kahit nasa malayo na kami, nalaman pa rin ninyo na inaatake namin ang inyong mga kasamahan. Paanong hindi ka namin maamoy? Iumaalingasaw ang baho mo, Burnok. Wala ka talagang kadaladala. Nagkita na naman ang landas natin, Maldrid. Tadhana na talaga ang siya naglalapit sa atin. Pero sa ngayon, kakalabanin ko muna ang tadhana dahil nasa panganib ang buhay ko sa mga oras na ito. Natatawa pa si Burnok nang tingnan ko siya. Wala siyang nagawa kundi ang umatras na lang. Lintik! Ang dami mong sinasabi, Burnok! Halika rito at pupudpurin kita ng pinong-pina! Hindi ngayon, Berting. Masyado kang maangas dahil marami kayo. Hintayin mo ang araw na yon, Berting. Ang araw na mag-cross ulit ang ating landas at sa bilang na patas! Kumaripas ng takbo si Burnok palayo. Alam niyang wala siyang laban sa mga nakapaligid sa kanyang mga albularyo. Nagsiatras din ang iba pang aswang. Nang makabalik kami sa Isla Verde, ay agad na ginamot sina Damian at Diwa. Mabuti at hindi naman malala ang natamo nilang mga sugat. Makinig kayo! Ngayong alam na nila ang lugar natin, kailangan nating maghanda. Sa mga ikinikilos ng ating kalaban, ay mukhang seryoso na talaga silang gumawa ng malaking labanan. Sa pagkakataong ito, ay kailangan nating manalo. Ibuhos natin ang buong lakas natin sa labanang ito dahil maaring hindi na ito maulit sa oras na matalo tayo. Kailangan natin puksain ang mga aswang para sa mga susunod na mga henerasyon ng mga tao. Nagtipon-tipon ang lahat ng mga mandirigmang albularyo, Kabanong. Noong gabing yon, inihanda namin ang mga asin at bawang. Nag-usal na rin ng mga orasyon ang mga albularyo sa paligid upang hindi kaagad basta-basta makakapasok ang mga aswang. Inihanda rin nila ang kawayan na kung tawagin sa Kabisayaan ay bulo. Manipis na uri ng kawayan yon na singlaki lang ng braso. Pinatulis ang dulo upang gawing sibat. Pag tinamaan kasi ang mga aswang nun ay hindi kaagad dumihilom ang mga sugat nila at nangangati pa sila. Nakahanda na rin ang mga karit. Isa din to sa mga panlaban sa mga aswang.
Tsak na pag tinamaan naman sila ng karit ay sigurado na iindayin talaga nila ang hapdi. Ang mga buntot pagi ay nakanda na rin. Kumalma ka, Ate Maldred. Kanina ka pa rin palakad-lakad ah. Hindi ka ba napapagod? Paano ko kakalma, Berting? Sigurado kung pinagpaplanuhan na rin nila ang pagsugod nila sa atin. O eh, ano ngayon? Nakanda na rin naman tayo. Huwag mong sabihin na natatakot ka, Ate. Hindi naman sa ganun, Berting. Natatakot lang ako sa magiging kahihinatnan nito. Paano kung masanda na sila? Paano kung matatalo tayo? Paano na ang susunod na mga henerasyon? Kaba nung first time kong makita si Chang Maldred na hindi mapakali. Yung tipong pinagpapawisan siya kahit mahangin. Hindi makakain ng maayos tapos laging balisa. Oo nga, Chang. Kumalma ka po. Mukhang malalakas naman yung mga kasama natin mga albularyo eh. Ang iba pa sa kanila, may mga biyasa sa pakikipaglaban. Kaya, tsaka kung matatalo natin ng mga aswang. Hindi mo kilala ang pinuno ng mga aswang, Gamel. Hindi mo alam ang kaya niyang gawin. Nasa kanya ang bertud ng Bulalakaw. Tama ka, Ate. Pero naniniwala pa rin ako na mananaig ang kabutihan laban sa kasamaan. At ang mutsa ng kidlat ang makakatalo sa bertud ng Bulalakaw na yon. Tumingin si Chong Berting sa akin. Ang mga titig na yon sa akin ay parang naniniwala siya sa kakayahan ko. Sa totoo lang ay hindi ko talaga alam kung magagawa ko nga ba ang gusto nila. Kinabukasan ay nag-insayo muli kami. Sumailalim na rin ako sa mga ritual upang gumana sa akin ang mutsa ng kidlat. Kung ano-ano na rin ang mga pisikal na insayo ang ginawa namin. Pero kahit ni isang abilidad ng mutsa ay hindi ko kayang palabasin. Wala na tayong oras, Berting. Kung sakaling hindi kayang gamitin ni Gamel ang mutsa, ay tsak na katapusan na ng ating lahi. May oras pa naman siguro tayo, Kamandong. Sa tingin ko eh, may lalabas naman ni Gamel ang kapangyarihan ng mutsa bago sumugod ang mga aswang. Sana nga, Berting. Sana nga. Yumuko na lang ako sa isang tabi. Nahihiya ako sa kanila, Kaabanong. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa mga oras na yon. Nilapitan ako ni Chong Berting. Huwag daw akong mag-alala. Magagawa ko raw yon. Pinalakas niya ang loob ko. Naniniwala ako sa iyo, Gamel. Tinapik-tapik niya ang balikat ko pagkatapos ay iniwan na ako. Maya-maya ay nilapitan din ako ni Damian at Diwa. Tumabi ng upo sa akin. Pinalalakas din nila ang loob ko. Salamat, Diwa. Pero paano kung hindi talaga para sa akin itong mutsa? Paano kung nagkakamali lang sila na ako ang tagapagmana? Paano kung para talaga to sa iba? Pero hindi lang nila nakikita? Paano kung... Ha? Hindi ko na natapos pa ang sasabihin kong yon nang biglang magsalita si Diwa. Sinabi niyang paano raw kung para sa akin naman talaga yon. Malakas daw ang pakiramdam ng mga albularyo kaya alam nila kung para kanino talaga ang mutsa. Tama si Diwa, Gamel. Ang tatay mo mismo ang nagpatunay niyan. Bago siya bawian ng buhay, sigurado siya na para sa iyo talaga ang mutsa. Ibinigay niya yon sa nanay mo upang ipamana sa iyo. Pero Chang, bakit hindi gumagana sa akin? Kung totoong para sa akin to, bakit hindi tumatalab sa akin? Ni hindi ko nga maramdaman yung presensya ng mutsa eh. Siguro dahil hindi mo pa tinatanggap ng buo ang mutsa. Paano tatalab ang isang mutsa kung nasa kamay siya ng isang taong hindi sigurado? Ang kailangan ng mutsa, Gamel, ay ang paniwalaan mo siya. Nilapitan ako ni Chang at saka tinuro ang bandana sa ulo ko. Ang mutsa ay hindi lang palumuti sa katawan, Gamel. Ituring mo itong isang bahagi ng katawan mo at tanggapin mo ng buong buo. Nang sa ganon ay magiging isa kayo. Mabuti pa sila naniniwala sa akin. Naniniwalang magagawa kong palabasin ang mutsa ng kidlat. Samantalang ako, Kabanong, hindi. Wala kong tiwala sa sarili ko. Walang ibang alam kundi ang pagdudahan ng sarili.
Kinabukasan ay maaga kong nagising upang mag-insayo. Ang katunayan nga ay kahit hindi pa maliwanag ay nag-umpisa na ako. Gusto kong patunayan sa sarili ko na kaya kong palabasin ang kapangyarihan ng mutya. Kung sila ay naniniwala sa akin, dapat ako rin. Nang magising si Diwa, binati niya ako. Ang aga ko raw mag-insayo. Napahanga ko raw siya. Napalingon ako sa kanya at may hawak-hawak siyang tasang may kape. Ah, ikaw pala Diwa. Ang aga mo ring nagising ah. Gusto ko lang naman sanang maaga mag-insayo. Pero mas may nauna na sa akin eh. Ngumiti siya sa akin at saka inalok ako ng kape. Pinunasan ko ang pawis ko at saka lumapit sa kanya. Paano ka natuto? Bagya siyang napakunot ng noo sa naging tanong ko. Tinapos muna niya ang pag-inom ng kape at saka nagsalita. Nang ano? Nito, yung pakikipaglaban. Sobrang galing mo kasi. Ang totoo, hinahangaan kita, Diwa. Tumingin muna siya sa akin bago sumagot. Tapos, ngumiti na naman siya. Sabi niya, bata pa lang daw siya ay sinanay na siya ng kanyang lolo. Katunayan nga raw ay ayaw ng tatay niya sa mga albularyo. Isang doktor kasi ang tatay niya. Hindi to naniniwala sa mga albularyo. Hindi to kagaya ng nanay niya na mahilig sa ganoong bagay at panggagamot. Pero noong pinatay daw ang nanay niya ng mga aswang sa mismong harapan ng kanyang tatay, ito pa raw mismo ang nag-udyok sa kanya na dapat matuto rin siyang manggamot at lumaban sa mga aswang. Pero pinatay rin daw ng mga aswang ang tatay niya. Parehong pinatay ng aswang ang mga magulang natin. Siguro, ito nga yung kapalaran natin. Ampuksain ang mga salot na yan. Siguro nga, Gamel. Inilapag niya ang tasang hawak sa lupa at saka hinawakan niya ang kamay ko at hinila ko sa bandang gitna. Inaya na niya ako mag-insayo. Dahil sa nagulat ako, kabanong, ay nawalan ako ng balanse sa katawan. Bagay na nagpatumba sa akin. Pero dahil hawak-hawak niya ang kamay ko, ay napasama siya sa pagtumba kong yun. Hindi naman sinasadya pero naglapat ang aming mga labi nang bumagsak kami sa lupa. Ang naging peso nga namin noon ay ako ang nasa ilalim tapos siya naman ang nasa ibabaw. Mga ilang segundo rin siguro kaming nakatitigan bago siya kumala sa nakakailang naming posisyon. Napahawak siya sa bibig niya habang nakatulala. Pagkatayo ko ay agad kong ipinaliwanag sa kanya kung bakit nangyari yon. Hindi ko sinasadya, Diwa. Nagulat kasi ako nung inila mo ako eh. Ang lakas kasi ng pagkakahila mo eh. Pasensya ka na ah. Tumango na lang siya. Nakita ko pa ang mamula-mula niyang pisngi. Maya-maya ay narinig namin ang boses ni Chang Maldrid. Ang aga niyo atang mag-insayong dalawa. Namumula na yung mga mukha niyo kaka-insayo oh. Talagang pinaghahandaan niyo ang pag-atake ng mga aswang ah. Mabuti na lang at dumating si Chang Maldrid noon. Kaya nag-iba ang usapan. Kaya lang naman namumula ang mga pisngi namin ay dahil sa nangyaring pagkatumba at sobrang pagkahiya sa isa't isa. Opo, Chang, kailangan naming lumakas eh. Alam naming hindi biro yung laban ang magaganap. Kukuha lang po ako ng tubig. Natatarantang umalis si Diwa habang nakayuko. Ako naman ay nagpaalam na rin kay Chang. Sa kanan dumaan si Diwa, ako naman ay sa kaliwa. Pumunta ako sa dagat. Bala kong maligo roon. Ang sarap kasing languyan ng dagat tuwing umaga. Sobrang lamig ng hangin pero maligamgam pa rin ang tubig ng dagat. Pakiramdam ko ay tinatanggal nito ang stress ko at toxic sa katawan. Kakasikat lang noon ng araw nang bigla namang dumilim ang kalangitan. Umangin ng malakas na may kasamang kidlat. Nagsilipara ng mga ibon sa puno na tila ba nababalisa. Agad naman akong umahon nang tumaas na ang mga alon. Sinalubong agad ako ni Chong Berting. Chong, may bagyo yata. Bigla na lang kasi dumilim yung kalangitan eh. Hindi, Gamel. Isa itong masamang pangitain. Maya-maya ay tinawag na kami ni Chang Maldrid. Maganda raw kami dahil nararamdaman daw nila na susugod ang mga aswang.
Nagtipon-tipon ang lahat at kumuha ng sandata. Pinakiramdaman namin ang paligid. Maging alerto kayo. Ito na ang matagal nating hinihintay. Ang ikalawang labanan ng lahing aswang at lahing albularyo. Kinuha ko ang kawayang bulo at saka inihanda ang sarili. Palingalinga sa paligid habang hinihintay ang pagsugod ng mga aswang. Hindi pa nga nag-uumpisa ang bakbakan, pero heto ako't hinihingal na sa kaba. Hanggang sa magulat ako sa isang tapik sa aking balikat. Si Diwa ang may gawa. Sinabihan niya akong kumalma lang. Alam naman daw niyang handa na akong lumaban. Huwag daw akong matataranta. Sa isip-isip ko lang, eh paano silang naniniwala sa akin? Eh hindi ko nga mailabas ang kapangyarihan ng mutya kahit isang beses. At saka, hindi ko pa nga kaharap ang mga aswang. Inangangatog na ang aking mga tuhod. Mag-ingat ka, Gamel. Huwag ka masyadong lumayo sa amin ng tsuberting mo. Handa ka na ba, Gamel? Tandaan mo, ang laban na ito ay para sa mga susunod na henerasyon natin. Paano ba malalaman handa ako, Chong? Parang hindi na nga ako makagalaw eh, kahit wala pa yung mga aswang. Maya-maya nga'y narinig na namin ang mga tunog na nakakatakot. Mga kalusko sa mga damuhan at mga pagaspas na mga pakpak. Sa mga oras na yon, ay alam naming unti-unti na kaming pinapasok ng mga kalaban. Ihanda ang sarili! Nariyan na sila! Hindi nga nagtagal ay umatake na sila. Hindi ko malang napansin na napalibutan na pala kami. Mabuti na lang ay magagaling ang mga kasama namin. Matatala sa mga pakiramdam kaya bago pa man makalapit ang mga aswang sa amin, kaya bumabagsak na ito sa lupa dahil sa mga mabibilis na pag-atake ng mga kasama ko. Gamel, sa likod mo! Naramdaman ko na lang ang pagbulagta ng aswang sa likuran ko nang sibatin nito ni Chang Maldrid. Ano ka ba, Gamel? Talasan mo ang pakiramdam mo! Sa sobrang kaba ko nga, Kaabanong, ay hindi na ako nakagalaw. Hindi ko alam ang gagawin. Halos hindi ko mahawakan ng maigi ang hawak kong sibat na kawayan. Opo, Chang. Pasensya na po. Tinapik-tapik niya ang pisngi ko at saka binunot ang sibat sa katawan ng aswang at inihagis yon sa paparating ding aswang. Habang abala ang lahat sa pakikipaglaban, ay heto ko, nakatayo lang sa gitna habang nakatulala. Napabaling ang atensyon ko kay Tio Berting. Mabilis niyang napapatumba ang mga kalaban gamit ang karit at kamao niya. Ang iba ay ganun din. Walang kalaban-laban kung titingnan ng mga aswang sa kanila. Pero sa bilang na mayroon ng mga aswang, hindi pa tsakang aming panalo. Ni hindi ko pa nga nakikita yung sibornok at ang pinuno nila. Kahit matalo namin itong mga aswang, sigurado kong mahihirapan naman kami sa leader nila. At tsak na pagod na kami sa oras na yon. Gamel, ano? Manunod ka lang ba? Napalingon ako noon kay Diwa na pinagsasasaksak ang mga aswang sa dibdib. Nakikita ko rin sa mga mukha ng iba na nakakaramdam na sila ng pagod. Marimirimi pa rin ang mga aswang na umaatake sa amin. Sige, panoorin mo kami habang unti-unting nauubos, Gamel. Dahil sa sinabing yon ni Diwa ay parang nagising ako, Kaabanong. Hinawakan ko ng mariinang sibat at saka mabilis na itinarak ito sa aswang na pasugod sa akin. Yan! Ganyan nga, Gamel! Ipakita mo kung kaninong anak ka! Nang makapatay ako ng isang aswang, Kaabanong, ay nag-iba ang pakiramdam ko. Tila ba ginanaan pa akong pumatay pa ng isa? Ganito siguro ang pakiramdam ng makakaganti ka sa pagpaslang nila sa mga magulang mo. Ah! Ito sa'yo, animal ko! Gigil na nga ako sa mga oras na yon. Parabang sinapian ako ng kung anong espiritu upang pagpapatayin ang mga aswang. Huwag mong ibuhos ang buong lakas mo, Gamel. Huwag kang manggigil. Mauubos ang lakas mo niyan kaagad at madali kang mapapagod. Tama ang iyong Chang Maldrid, Gamel. Tansyahin mo lang. Doon talaga ako bilib kay Chang Maldrid at Choberting. Nakakaya nilang makipag-usap habang nakikipaglaban. Opo. Nakikita ko na rin noon na nababawasan ang aming kalaban. Mababakas ko na rin sa mga mukha ng aking mga kasama ang matinding pagod.
Mabuti na lang ang ibang matatandang albularyo ay nagtataglay ng iba't ibang mutya. Siguro kung wala, tsak na mahihirapan talaga kaming ubusin sila. Napayuko ko sabay tukod sa kamay ko sa dalawang tuhod. Sa mga oras na yon ay nakakaramdam na rin ako ng pagod. Malalakas na kasi ang paghigup-bug ako ng hangin. Samantalang tagaktak naman ang pawis ko na malabutil na ng mais. Ano, Gamel? Kaya mo pa ba? Kaya pa ba, Diwa? Eh ikaw, kaya mo pa ba? Inangat ko ang ulo ko at saka ibinaling ang pansin sa malayong grupo ng mga aswang. Doon ako napatulala dahil nakita ko roon si Burnok. Papalapit sila sa amin at may kasama silang matangkad na lalaki at mukhang kakaiba ang tindig nito. Napatingin din sa gawing yon ang mga kasama ko. Halos napatigil ang lahat sa aurang paparating. Sa itsura ng mukha ng mga kasama ko ay nalaman kong tila sobrang lakas ng nilalang na yon. Nakitaan ko na sila ng takot sa kanilang mga mukha. Ang pinuno ng mga aswang! Halos pautal-utal pa noon si Kamandong. Maahalata ko sa kanya ang matinding takot. Ganun ba talaga kalakas itong pinuno ng mga aswang kaya napapatulala na si Kamandong? Ikong yung mga malalakas ngang mga albularyo eh, napapakaba niya. Ako pa kayong pipitsugin lang. Napapabulong ako sa sarili ko, Kabanong, habang pinagmamasda ng papalapit na grupo. Katapusan na natin! Nilapitan ako ni Diwa at saka hinawakan sa pisngi. Nakatulala lang ako noon. Tiningnan niya ako sa mga mata at nagsalita. Sinabi niyang malaki ang tiwala niya sa akin. May lalabas ko raw ang kapangyarihan ng mutya ng kidlat na hawak ko. Ngayon ka magangas, Berting! Mukhang hindi ka na makagalaw dyan, ha! Sigaw ni Burnok na makalapit na sa amin. May naon lang naman ang katabi niyang pinuno. Hindi rin noon sumasagot si Cho Berting. Nakita kong tumabi na ang ilang mga aswang na natitira sa kanilang mga kasama. Ikaw na ba ang anak ni Anton? Malaki ka na, iho! Hindi niyo siya makukuha kahit buhay ko pa ang kapalit! Huwag ka na magsalita, Maldred ko. Pakiusap, umuwi na tayo. Saad ni Burno kasabay ng malakas na tawa nito. Nagkita ulit tayo, Maldred. Isa ka sa dahilan kung bakit nakatakas itong anak ni Anton. Isa ka pa, Berting. Animal ka, Tibong. Gagawin ko ang lahat para maprotektahan ang tagapagmana ng mutyang kinatatakutan mo. Hanggang kailan, Berting? Hanggang kailan nyo mapoprotektahan ang batang yan? Hanggang kaya na niyang mailabas ang kapangyarihan ng mutya. Napatingin noon ang lahat sa nagsalitang si Kamandong. Pati ako napatingin na rin. Lalo kong nakaramdam ng takot. Nanginginig na ang tuhod ko pati ang kamay ko. Pati na rin ang baba ko. Napapatanong na ako sa sarili ko. Kaya ko ba talaga? Paano kung hindi? Paano na sila? Umaasa silang lahat sa akin. Magaling ka pa rin magtago ng emosyon mo, Mandong. Pero ang totoo, hindi ka matapang. Duwag ka! Nakikita ko sa mga mata mo ang matinding takot. Malapit na ang katapusan mo, Mandong. Malapit na! At ang lahat ng mga mutya ninyo ay mababasa amin. Sabik na akong mapagtagumpayan yon! Ngumisi muli si Burnok. Sa totoo lang ay nababanas na ako sa kanya kanina pa. Lumalabas kasi yung ngipin niyang madilaw at nangingitim-ngitim pa ang ibang parte nito. Idagdag mo pa ang laway nitong tumutulo sa tuwing bumubuka ang bibig nito. Kulay pulang mga mata na akalain mo ay nakahit-hit ng katol. Tumahimik ka nga, Burnok! Hindi naman kami papayag na kagaya mong madungis lang mapunta ang mga mutya. Ikaw talaga, Maldred. Wala ka ng ibang ginawa kundi ang laitin ng pagkaswang ko. Ganyan ka ba magmahal? Kung pagmamahal ang tawag mo riyan, Burnok, pwes, para sa akin isa itong kagimbal-gimbal na bangungot. Siguro nga ay wala na talagang pag-asa itong ating love story. Pero ito lang ang tandaan mo, Maldred. Ikaw ang sumuko, hindi ako! Nakakairta talaga itong si Burnok. Akala mo naman ay totoo ang pinagsasasabi. Halata namang kapilyuhan lang niya ang umiiral. Pangaasar lang niya yon sa tiyahin ko.
Magkukwentuhan na lang ba tayo? Nanlaki ang mata ko nang sabihin yun ni Chang. Masyado siyang nagmamadali. Hindi pa nga ako handa. Gusto na yata niyang mamatay kaagad eh. Ubusin sila, pati ang batang yan na sinasabing tagapagmana ng mutya. Pagkatapos ay ibigay sa akin ang mutyang hawak niya. Damian, Diwa, tumakas na kayo. Isama niyo si Gamel. Pero Lolo, wala nang pero-pero, Diwa. Sige, dadalhin na ninyo si Gamel. Kung masasawi siya ngayon, siguradong wala na tayong pag-asang manalo pa. Tama ang Lolo mo, Diwa. Sa ngayon, habang hindi pa nailalabas ni Gamel ang kapangyarihan ng mutya, kailangan na muna natin siyang itakas. Habang may panahon pa, tumakas na kayo. Sige na. Pero hindi niyo sila kaya, Chang. Kahit mananatili pa kayong tatlo, wala pa rin pinagkaiba yon. Matatalo pa rin tayo. Ang kaya lang namin gawin sa ngayon ay iantala sila para makalayo kayo. Ano pang tinitingin-tingin nyo riyan? Burnok! Atakiin nyo na sila. Huwag nyong hayaang makatakas ang tagapagmana. Ay, opo, pinuno! Sa isang iglap nga kabanong ay nagsitalsikan ng mga kasamahan ko dahil sa bilis ng mga pag-atake ng mga aswang. Sa bilis nga ay hindi ko na nakita ang pag-atake nilang yon. Malakas ang grupong isinama ni Burnok kumpara sa mga aswang na nauna. Halos doble ang bangis ng mga ito at parang hindi tinatablan ng sandata. Isa pa siguro dahil pagod na rin ang aming mga kasama kaya mabilis lang nilang napapatumba ang mga ito. Tumakbo na kayo, bilisan niya! Ang sigaw na yun ni Chang Maldrid ang siyang nagpaalarma sa amin. Damian! Damian! Na kayo! Agad naman kaming tumakas na tatlo. Pero hindi pa nga kami nakakatakbo ng malayo ay bigla naman kaming hinarangan ni Burnok. Abababab! Saan kayo pupunta, mga bata? Dito lang kayo! Nanlilisik ang mga mata nito na parabang gusto na niyang kaming sunggaban. Ako ang harapin mo, Burnok! Tumakbo na kayo, Gamel! Opo, Chang! Halina kayo! Yan! Eh kung makakatakas kayo! Mabilis niyang nilagpasan si Chang at akma na sanang aatakihin kami kaso mabilis namang nahawakan ni Chang ang braso nito at saka binagsak sa lupa. Bilis na! Takas na! Muli na naman kaming tumakbo. Pero sa pagkakataong yon ay limang aswang naman ang humarang sa amin. Hindi naman kami nahirapang talunin ng lima. Nagpatuloy ulit kami sa pagtakbo. Pero nagulat na lang kami nang bumagsak si Damian. Malakas na napasigaw si Diwa nang makita si Damian na nakasubsob sa lupa. Agad naman namin siyang tinulungan. Doon namin nalaman na may kalmot na siya sa dibdib. Binigyan siya ng pangunang lunas ni Diwa pero patuloy pa rin dumurugo ang sugat nito. Kung magpapatuloy pa ito, ay tsak na ikamamatay niya. Lumaban ka, Damian! Lumaban ka! Halos agaw hininga na nga siya. Masyadong matalim ang natamo niyang sugat. Gamel, ubarin mo ang damit mo! Ha? Bakit? Itatali natin sa sugat ni Damian, kaya bilisan mo! Pagkatapos nga noon ay inakay ko si Damian. Kahit mabagal ay nagpatuloy pa rin kami. Malapit-lapit na rin naman kami sa dagat. Natatanaw ko na rin ang bangkang sasakyan namin. Kaunti na lang, Damian. Kaunting tis na lang. Nang makarating kami at aalis na sana, bigla namang dumating si Burnok. Bumaba si Diwa upang harapin ito. Ako na bahala dito. Umalis na kayo, Gamel. Ha? Mag-iingat ka, Diwa, ha? Nagawang makahabol ni Burnok sa amin. Isa lang ang ibig sabihin nito. Natalo niya si Chang Maldrid. Nang maisip ko yon, bigla ko na lang siyang sinigawan. Anong ginawa mo kay Chang Maldrid? Eh ano pa nga ba? Total eh, hindi naman siya magiging akin kaya pinas lang ko na. Saad niya sabay halakhak. Sa galit ko kabanong ay tumalon akong pababa sa bangka at sinugod siya. Nagtagisan kami ng lakas pero sadyang malakas ito. Anong ginagawa mo, Gamel? Tumakas ka na! Hindi ko masisikmurang tumakas habang kayo ay unti-unting nauubos, Diwa. Ano bang pinagsasabi mo, Gamel? Mauubos talaga tayong lahat kung hindi ka tatakas. Kaya habang may oras pa, tumakas ka na! Kahit anong pamimilit nitong umalis na ako, ay hindi ko sinunod. Gusto kong ipagigante ang Chang Maldrid ko. Binunot ko ang punyal at saka sinugod muli si Burnok. Wala nang nagawa noon si Diwa kundi sumabay na lang sa akin.
nilabanan naming dalawa si Bornok. Pero kahit dalawa na kami, ay hirap pa rin kami. Matibay talaga kayong dalawa, ha? Anak nga kayo ng albularyo. Itong sa inyo. Galit na galit itong pinagkakalmot kami. Pero nakayanan din naman namin yung iwasan. Pero maya-maya ay dumating na rin ang pinuno nilang si Tibong. Ano ba yan, Bornok? Hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos yan. Ikaw pala, pinuno. Matatapos ko na rin to. Dalian mo lang, Bornok. Dahil kung hindi, ikaw ang tatapusin ko. Ikaw? Anong ginawa mo sa mga kasama namin? Pinatay ko na sila. Isinama ko na rin ang Chongberting mo. Pero susunod na rin naman kayo ngayon. Sige na, Bornok. Tapusin mo na sila. Tarantang gumalaw si Bornok dahil galit na ang kanyang pinuno. Sinugod niya kami at pareho kaming tumilapon ni Diwa. Dahil sa pag-ataking yon, ay malubha kaming natamaan. Dahilan para mamilipit kami sa sakit. Halos hindi ko maigalaw ang katawan ko. Naisip ko noon na katapusan na namin. Gayong nakikita ko si Diwa na iniinda ang natamong sugat. At si Damian naman ay nasa bangka at malubha na ang kalagayan. Dito ko natatapusin ang mga buhay niyo, mga bata. Tapos, magiging hapunan na namin kayo maya-maya. Humulakak muli ito na parang isang demonyo. Humakbang siya palapit sa amin. Sayang, binata. Hindi mo man lang mararanasan magamit ang kapangyarihan ng mutya. Ano ba, Bornok? Tapusin mo na sila. Ang dami mo pang sinasabi. Ay, opo. Masusunod, pinuno. Handa na sana akong maging katapusan namin nang biglang tumagos ang kawayang bulo sa katawan ni Bornok. Sabay kaming napatingin ni Diwa sa direksyon kung saan nanggaling ang pag-ataking yun at si Damian ang nakita naming nakatayo habang hawak-hawak ang kanyang sugat. Ikaw? Lumaki ang dalawang mata ni Bornok sa sakit na nararamdaman. Bumagsak ang katawan niya sa buhangin at hindi na muling nakagalaw pa. Napaupo naman si Damian at saka sumenyas na ayos lang siya. Sa kabila ng sugat na natamo niya, ay nagawa pa rin niya ang bagay na yon. Nakakamangha, maging ang pinuno ng mga aswang ay natulala lamang sa nangyari. Hindi niya akalain na babagsak ng ganun-ganun lang si Bornok. Pinilit kong itayo ang sarili ko at saka hinarap ang pinuno. Alam kong wala akong laban sa kanya. Pero lakas ng loob lang at pananalig sa itaas ang sandata ko. Kung ang mga kasamahan ko nga ay handang ibuwis ang buhay maligtas lang ako, eh ano naman ang silbi ko nun kung hindi ko rin kayang gawin sa kanila yon? Muli na naman akong sinabihan ni Diwa na iligtas ko ang aking sarili. Hayaan mo na akong gawin to, Diwa! Hayaan mo na akong patayin itong animal na to! Naiiba ka na ba, Gamil? Hindi mo siya kaya! Akala ko ba naniniwala kayo sa akin? Akala ko ba ako ang magliligtas sa mga susunod na henerasyon? Sinabihan ako ni Diwa na kailangan ko pang mag-insayo hanggang sa matutunan ko na ang paggamit ng mutya. Hanggang kailan, Diwa? Hanggang sa maubos na kayo? Hanggang sa maubos na ang mga tao? Hindi ko kayang panoorin ang lahat ng dahan-dahan kayong nauubos at heto ko, walang ginagawa kundi ang iligtas ang sarili. Wala nang nagawa si Diwa kundi ang panoorin akong makipaglaban sa pinuno ng mga aswang. Aba, alam mo, Gamel, pareho talaga kayo ng tatay mo. Matigas ang ulo. Tandang-tanda ko pa noong bata pa kami. Ang katunayan niyan, Gamel, kaibigan ko ang tatay mo. Pero noong magbinata na kami, ibang landas ang pinili ko. Siya, sa pag-aalbularyo, alinsunod sa gusto ng angkan ninyo. Ako naman, tinanggap ang kadilimang galing kay Satanas para sa buhay na walang hanggan. Naglakad siya papunta sa akin. Hinawakan ko ng mariin ang punyal. Nakaanda na ako sa muling pag-atake niya. Pero natigilan ako nang marinig ang kwento niya. Hindi ko akalain na makababata pala sila ni tatay. At alam mo ba kung bakit ko tinanggap ang kapangyarihan ng kadiliman? Dahil yun sa ama mo. Inagaw niya ang mahal ko. At yun ay ang nanay mo. Nang medyo malapit na siya, ay mabilis niya akong inatake. Sa sobrang bilis nga ay hindi ko man lang yon nailagan. Muli akong natumba pero bumangon din ako kaagad. Noong gabing mapatay ko ang tatay mo sa gubat, yun ang pinakamasarap na pakiramdam, Gamel. Pero sa kasamaang palad,
nakatakas kayo ng ina mo. Sa tulong ng mga punyemas na albularyo! Muli niya akong sinugod at muli na naman akong tumilapon. Hindi ko talaga kayang sanggain ang mga pag-atake niyang yun. Malapit na akong maubusan ng lakas, Kabanong. Nakakaramdam na rin ako ng matinding hingal. Ikaw! Ikaw ang bunga ng pagmamahala nila na gusto kong puksain! Magiging sagabal ka rin sa mga plano ko balang araw kung patuloy kang mabubuhay! Sa pagkakataong yun, ay buong lakas na niya akong pinagsususuntok. Agad akong tumalamsik at bumagsak sa buhanginan. Narinig ko na lang ang sigaw ni Diwa at Damian. Hindi ko na maigalaw pa ang katawan ko. Nakapikit naman ang mga mata ko habang pinakikinggan ang mga sigaw nila. Naramdaman ko ang mga kamay na tumatapik sa akin. Narinig ko ang boses ni Diwa na paulit-ulit akong tinatawag. Mga sigaw niyang nag-aalala sa akin. Umiiyak na siya noon pero wala akong magagawa kundi ang pakinggan lang siya. Sobrang sakit ng katawan ko. Hindi ako makagalaw. Namalayan ko na lang noon na nakikipaglaban na siya sa pinuno ng mga aswang nang bahagya akong dumilat. Walang makakadlang sa akin kahit na ang Diyos niyo pa! Unti-unti na nga ako noong nawalan ng malay hanggang sa makita ko na lang ang sarili ko sa gitna ng madilim na paligid. Isang matangkad na lalaki noon ang lumapit sa akin. Binabalot ang katawan niya ng magkahalong kulay dilaw at puting liwanag. Kinakausap niya ako. Nagpakilala siya. Siya ang mutya ng kidlat. Pero umiyak na lang ako at sinabing isa akong duwag at palpak. Wala akong magawa. Hindi ko matulungan ang mga kasama ko. Ngunit sa kabila ng mga sinabi ko, imbis na mawalan siya ng gana sa akin, ay sinabi niyang humahanga siya sa aking katapangan. Pero saan at paano ba ako naging matapang? Sabi niya, hinihintay lang daw niya ang ugali kong hindi nagpapatalo at iniisip ang kapakanan ng iba higit pa sa sarili. Dahil daw doon ay ipinagkakalob na niya sa akin ang kanyang kapangyarihan. Ipapagamit daw niya ang kanyang lakas upang manalo ko sa laban. Naramdaman ko na lang, Kabanong, ang paggaan ng katawan ko. Ang kaninang mga hingal, sakit, sugat at pagod ay hindi ko na nararamdaman. Nang dumilat nga ang mga mata ko, ay nalaman ko na lang na nakalutang na pala ako habang binabalot ako ng liwanag. Habang pinapaikutan ako ng mga kidlat. Hindi! Hindi pwede ito! Nagawa mong pagandahin ang mutya! Nakita ko noon sa mga mata niya ang matinding takot. Habang ako naman ay naglalakad na kalmado palapit sa kanya. Hindi ko lubos maisip na kung bakit may mga puwang sa mundo ang mga katulad ninyo. Napaatras siya ng bahagya habang unti-unting nalulunod sa takot ang dibdib niya. Ngayon, katapusan mo na! Saad ko sabay atake sa kanya. Hindi ko man lang namalayan kung sumasayad ba ang paa ko sa buhangin dahil sa sobrang bilis kong kumilos. Tila isa akong kidlat na nagmula sa kalangitan at mabilis na bumulusok pasugod kay Tibong. Hindi niya man lang namalayan na natamaan ko na pala siya. At sa kanya lang yon napagtanto nung bumagsak na siya sa buhangin. Wala na siyang buhay. Nangingitim ang balat at bitak-bitak. Animoy tinamaan ng malakas na kidlat. Noon ko lang napagtanto, Kabanong, na kaya kinatatakutan ng lahat ang mutya ng kidlat ay dahil walang panama ang kapangyarihan ng ibang mutya dito. Nakita kong nag-atrasa ng mga aswang na makita nilang patay na ang kanilang pinuno. Nakita ko rin ang mga kasamahan ko. Tumulo ang aking luha dahil inakala kong wala na sila pero buhay pa pala sila. Puro nga lang sugat ang katawan at ang iba ay nabalian ng buto. Pero ang mahalaga, Kabanong, buhay sila. Mabilis akong tumakbo kina Chong at Chang at niyakap sila ng mahigpit. Tuwang-tuwa sila sa akin. Naramdaman ko na lahat sila ay pinagmamalaki ako. Pero para sa akin, hindi naman ako tumulong sa kanila. Ang mutya ng kidlat ang gumawa nun. Mula po noon, Kabanong, hindi na sumalakay ang mga aswang sa lugar namin. Minsan, nakikita rin naman namin sila, pero kaagad na umiiwas. Takot na sila sa amin dahil siguro
sa mutya ng kidlat. Wakas.